So ngayon, pag-usapan naman natin yung mga dapat mong gawin kapag ikaw ay nakakapag-isip na gusto mong lumipat sa ibang company or sa ibang group. So bago ka mag-decide, pag-usapan muna natin. So number one, pag-isipan mo na maigi. Kasi baka nagpapadala ka lang sa emosyon mo. So, lalong-lalo na kung yung company at yung group na kinabibilangan mo ngayon is may 5Ms, kumpleto. Diba? Kung kumpleto na siya ng 5Ms, tapos nag-iisip ka pa na lumipat, ikaw ang may problema, no? Walang problema talaga sa kanila, ikaw yung may problema. Kaya pag-isipan mo na maigi, baka nagpapadala ka lang sa emosyon mo. Okay? Palagi ko sinasabi sa mga members ko, lalo-lalo na sa mga leaders ko, na wag na wag ka magdidesisyon base sa emosyon. Kasi kapag nagdesisyon ka base sa emosyon, 99% of the time mali yan. 99% of the time mali yung desisyon na gagawin mo. Okay, pagbase yan sa emosyon. Kaya pag magde-decide ka, tanungin mo muna yung sarili mo. And ito, ginagawa ko sa sarili ko to, ha. Sa lahat ng bagay, pre-practice ko na ginagawa ko to sa sarili ko, maliit man o malaki. Tinatanong ko yung sarili ko, ito bang desisyon na ito ay base sa logic, tamang pag-iisip, or base sa emosyon? So, kailangan kong maging honest. Kung base sa emosyon, okay, huwag ka magdidesisyon. Mag-isip ka muna. Okay? Whether positive yung emosyon mo or negative, ha? Pag masyado kang masaya, sobrang saya mo, at lalo-lalo na kapag sobrang lungkot mo, sobrang nadadown ka, huwag ka magdideside. So, pag-isipan muna ng mabuti kasi baka nadadala ka lang ng kadramahan mo. Number two, what if pwede mo sabihin sa akin na hindi, coach, kanina naisip ko talaga, hindi ako nagdadrama lang. Talagang ayaw ko na kasi unethical tinuturo sa akin, puro power, puro motivation. Pag tinatanong ko si upline kung anong dapat kong gawin, palaging sinasabi, yes, upline, do not reinvent the wheel, basta gawin mo lang yan, or search mo sa Google, search mo sa YouTube, kaya andito ka na ngayon. Di ba, walang naituturo talaga sa'yo, kaya napag-isipan ko na talaga na gusto ko talaga lumipat, gusto ko matupad yung pangarap ko sa ethical na paraan. What if ikaw yung ganun? So, ito naman yung number two, is maghanap ka ng company and team na mayroong 5Ms. Okay, maghanap ka ng 5Ms. Kasi usually yung ginagawa ng iba sa inyo, no, nanggaling sa isang company na malaki, sikat, number one, na the best. Tapos paglilipat, ganun lang ulit, similar company lang yung sasalihan. Puro unethical din, puro power din, the best din, tsaka number one in the universe din, di ba? Wala pa rin mangyayari sa'yo doon. Katulad nga ng sinabi ko, wala yan sa company. Maliit na factor si company. So bonus na lang kung malaki yan, sikat yan, stable, magandang compensation plan, bonus na lang siya. Pero kung kulang ka nung ilan, yung apat na natitirang 5Ms, sa 5Ms, walang kwenta pa rin yan. So, maghanap ka company and group na sasakto dun sa 5Ms. And as dapat is yung sasakto rin sa principles na meron ka. Ibig sabihin ethical. Naalala ko, nung kakasali ko pa lang dito sa company na kinabibilangan ko ngayon, meron pa nag-offer sa akin. Meron pa nag-offer sa akin na galing na isang sikat na network marketer na isa sa mga iniidolo ko na sumali sa kanya. Ang sabi ko nga sa kanya, kung hindi lang ako nakasali sa company na yun at that moment, kasi kasasali lang namin at that moment eh. Sabi ko, sayang na huli ka. Sayang na huli ka. Kasi sabi ko, matagal na kitang idol. Kung nauna ka lang sana, no, na nagsabi sa akin, eh, nag-decide ako. And then later on, na-realize ko na tama yung decision na ginawa ko. Na hindi ako sumali sa kanya. And I respect him. I idolize him. Ever since na nagsimula ako, idol ko na siya. Talaga nirerespeto ko siya. Pero na-realize ko na tama yung decision ko kasi yung principles namin hindi nag-a-align. So ang sigurado ako, ang nangyari nun kapag ka nag-decide ako na sumali sa kanya, even though idol ko siya, ganyan, diba, mataas pagtingin ko sa kanya, magkakaroon lang kami ng hindi pagkakaunawan, mag-aaway lang kami. So ganun lang yung possible na mangyari. Kasi hindi nag-a-align yung principles namin. So, sigurado lang ang mangyayari, magtatalo lang kami nun. And makaka-apekto yun sa negosyo namin. So, yun yung na-realize ko din later on. Kaya, hahanapin mo yung upline. So, yung magiging mentor mo, yung magiging upline mo na may same principles sa'yo. Kung ethical, isang ethical networker, which is I assume na ethical networker ka kasi nandito ka ngayon at nanonood ka. So, humanap ka rin ng katulad mo na magiging mentor mo. Kasi ang hirap na mismong upline mo yung kumukontra sa'yo sa ginagawa mo. So, comment ka dyan sa ilalim kung naka-experience ka ng ganun. Halimbawa ikaw, ethical networker ka. Dati kang unethical networker, nung napanood mo yung mga videos ko, nag-decide ka na, gusto mo rin maging ethical networker, eh yung upline mo ngayon is unethical, tapos kinokontra ka, tapos kung ano-anong sinasabi niya sa'yo na wag akong pakinggan, wag akong sundin, do not reinvent the wheel, di ba? Ang hirap ng ganun, mismo upline mo yung kumukontra sa'yo, even though gusto mong gawin kung anong tama, di ba? Nakakashit isipin yun, di ba? Gusto mong gawin yung ethical, gusto mong gawin yung tama na ayaw mo manloko ng tao, tapos kinokontra ka nila. Para na rin sinunil ang sinasabi sa'yo na gawin mo yung mali kahit na unethical, at least kumikita tayo. Isipin mo yun, yung ganong klase ng logic. So, mahirap yung ganon. Kaya hanap ka ng same principle sa'yo. And number three,
kung meron ka mga members, no, di mo pwede sila basta-bastang iwan. Okay, wag na wag mong gagawin yon. Ulitin ko, mas importante yung relationship mo sa kanila. Members mo, downlines mo, ibig sabihin, hindi spill over sa'yo. Ikaw mismo yung mga nakapagpasali, tapos napasali ng napasali mo. So, direct sponsor tree kung tawagin, na sa'yo mismo nang galing, na hindi binigay ni upline. So, in short, ang direct sponsor tree ay hindi spill over. Okay? Para maintindihan mo. Pag may mga ganun ka ng mga members, no, kailangan kausapin mo muna sila. Kung ano yung reason mo kung bakit. Halimbawa, assuming na decided ka na talaga, gusto mo talagang lumipat, wag mo sila basta-basta iiwan. Kausapin mo sila. I-heart to heart talk mo sila. Kung kaya mo silang i-heart to heart talk ng sabay-sabay, mas maganda. Kung hindi mo sila kayang i-heart to heart talk ng sabay-sabay sa loob ng isang araw, basta as soon as possible, as fast as you can. Bakit as fast as you can? Kasi kapag nalaman niya ng unethical upline mo, sisiraan ka na. Eh. Diba? Kung ano-ano ng mga issue na sasabihin sa iyo, sisiraan ka na. Gagawin nila ang lahat para masira ka. Ganun talaga yung ginagawa ng mga uplines, no? Na mga unethical networkers. So, ito lang 'yan eh, para malaman mo kung ganun ang gagawin sa iyo ng upline mo. Diba? Kung ano yung ginagawa niya at ano yung sinasabi niya dun sa mga downlines niya na nagko-quit or lumilipat. Kung ano yung sinasabi niya sa mga downlines na yon, tas naririnig mo or nalalaman mo na sinasabi niya, sinisiraan niya, ganun rin ang gagawin niya sa'yo. So, sabi ko nga eh, kung ano yung malalaman mo yung tunay na kulay ng isang tao kapag wala ka ng pakinabang sa kanila. Okay, kahit gano'n pa yan kabait sa'yo ngayon, no? Kahit gano'n pa siya ka-supportive sa'yo ngayon. Once na, kapag kung ano yung alam mo na ginagawa niya sa mga nagkukwit at lumilipat, ganun rin ang gagawin niya sa'yo. Kasi parang ano lang yan eh, sa mga chismoso o chismosa mong kakilala. Kapag ka may kakilala ka na, ano mo yun? Bukang bibig niya ay buhay ng ibang tao. No? Mahilig siya manchismis ng ibang tao. Sigurado, pag talikod mo, chinichismis ka na din yan sa iba. Parang ganun din yun sa unethical uplines mo. Kaya as fast as you can. Kaya kailangan makausap mo na sila. Pero, kung decided ka na talaga na lumipat, hindi mo sila dapat pilitin. I-heart to heart talk mo lang sa kanila, sabihin mo yung reason mo, at sabihin mo sa kanila na kung gusto nilang sumama sa'yo, pwede. Kung ayaw nila, okay lang din. Ibibigay mo na lang yung support na kaya mong ibigay sa kanila kahit magkaiba na kayo ng company. Okay? Assuming na desidido ka na talagang lumipat. Okay? So, yun yung mai-recommend ko sa'yo. Kung may mga members ka, huwag mo sisirain yung relationship mo sa kanila. Kausapin mo sila na maayos. And hindi naman ito guarantee na walang sasama ang loob sa'yo na ganoon. Pero, posibleng meron pa din na sasama ang loob sa'yo. Wala na tayong magagawa dun. Kasi this time, nagiging mature ka mag-isip na hindi ka na bastang power-power lang, hindi ka na nadadala sa mga hype-hype lang. Talagang nag-iisip ka na ng bagay at ng sistema na makakatulong talaga sa'yo na ma-achieve mo yung pangarap mo sa ethical na paraan. Nagiging matured ka. And ganun rin yung nangyari sa akin before. Sinabi ko rin yung sa mga naging members ko and unfortunately, no, walang sumama sa kanila ni isa sa akin. Pero okay lang. No, nasaktan ako nung mga time na yon. And pero okay lang kasi buti na lang, no? Kasi isa rin yun sa ginamit ko na motivation, yung sakit na naramdaman ko nung walang sumama sa akin, tapos may iba pa sa kanila nagalit sa akin. Yung sakit na naramdaman ko that time, ginamit ko siya na motivation, no? Lahat ng pains, lahat ng sakit, katulad nung binabanggit ko, sinisiraan ako, yung kung ano na sinasabi sa akin, dinadown ako, lahat yun ginamit ko yun as motivation para maging successful ako ngayon. At ngayon successful na ako, di ba? Na sa akin yung huling halakhak, kasi yun yung sinasabi ko para sa iyo. And palagi mong iisipin is for the long term. Okay? For the long term. Ibig sabihin ko, katulad nung sinabi ko kanina, ayoko na umasenso ako na may mga taong galit sa akin kasi ginawan ko sila ng masama. Yung mga unethical networkers, galit sila sa akin. Wala akong pakialam doon kasi parang binubusan ko sila ng holy water eh. So, parang normal na magagalit sila sa akin kasi nasasaktan sila. Pero ginagawa ko kung ano yung tama eh. Na naapektuhan sila sa paggawa ko ng tama. Kumbaga parang sa ano, ayokong gamitin naman na parang katulad ko or whatever. Pero gagamitin ko lang to as an example ha. Hindi ko sinasabi na parang ikumpara sa akin, di ba? Hindi naman ganun, okay? For example, ang Diyos natin, no? Si Jesus Cristo, o kung sino man Diyos na pinaniniwalaan mo. Diba? Si Jesus Cristo lang kasi typical sa Pilipino. Diba? Anak siya ng Diyos, ginagawa niya kung ano yung tama. Pero di ba ang daming galit sa kanya? Pinako pa nga siya sa krus eh. Di ba? Parang ganun. So, ginagamit ko lang siya as an example ha. Hindi ko po siya ginagamit na parang ihalin tulad yung sarili ko. Kumbaga. So, kapag ginawa mo yung tama, may mga magagalit sa'yo na tao na ganun. Pero hindi sila yung tinutukoy ko na ano. Wala kang ginawang masama sa kanila. Okay? Wala ka namang ginagawang masama sa kanila. Ang tinutukoy ko is yung mga binaliw mo, minislead mo, binigyan mo ng false expectation. Payayaman agad, hindi naman pala. Di ba? Pinapayin mo ng multiple accounts, di ba? Di naman alam kung anong gagawin. Yung mga ganun, ayokong umasenso na may mga ganung tao. No? Kaya ako umasenso dahil marami akong inapakang tao. Ayoko ng ganun. So, naniniwala ako na ikaw ngayon is ganun ka din. Gusto mo rin umasenso sa ethical na pamamaraan. So, importante na naiintindihan mo itong mga bagay na to. Ngayon, number 4, pag-usapan naman natin yung nahihiya kasi pag nalaman ng mga kaibigan, kakilala kayo na kamag-anak na nasa ibang company ka na naman, lalo na kung marami ka na nasalihan before, no? Isa to sa mga tinuturo ko rin sa grupo ko na
wag mo silang iimbitahin, no? Kapag ka, marami kasi sumasali sa grupo ko na galing sa iba't ibang companies na marami sa kanila nang galing pa sa mga malalaki at the best company na pinanggalingan nila. And yung iba sa kanila, inabot ng ilang years bago sila nakapag-decide na gusto na rin talaga nila maging ethical. And right now, kumikita na rin sila. Hindi ko sila tinuruan na imbitahin ulit nila yung mga tao na nakakaalam na nanggaling sila sa company na yun. Hindi. Meron akong strategy na tinuturo sa kanila kung paano nila maiimbita ulit yung mga tao na yun. Pero hindi ngayon. Hindi sa ngayon. So may tamang time para sa kanila. So wag mo isipin yung masyado yung about doon kasi hindi lang naman sila yung mga prospect. Marami pa naman dyang iba. Number 5, nangihinayang sa ano sa na-build na relationship sa mga downline crossline. Ito yan eh. Di ba si tinuturo sa atin sa network? Ewan ko kung narinig mo na tong training na to na kapag ikaw ay nag-decide na gusto mo maging successful, maraming mga kaibigan mo ang lalayo sa'yo or mawawala sa'yo kasi hindi kayo pares ng path na tinatahak. Sila gusto lang nila mag-empleyado, gusto lang nilang makasurvive everyday. Ikaw gusto mo matupad pangarap mo. So, may mga kaibigan talaga na mawawala at may mga bagong kaibigan na dadating na same ng mindset sa'yo or mga tamang tao para sa'yo. Mga tamang tao na dapat mo maging kaibigan na kaparehas mo. Diba? So, that's the same with this. Kung ngayon, ang mga kaibigan mo, mga tinuturing mong kaibigan is yung mga unethical networkers, tapos gusto mo maging ethical, no? Mawawala talaga sila. Kasi dadating yung mga tamang tao para sa'yo. No, mapapalitan sila ng mga ethical networkers na like-minded na tao na katulad mo. So that's the same, ganun lang rin yan. At saka, doon mo malalaman kung tunay mo talaga silang kaibigan eh. Nag-decide ka na lumipat, humiwalay. Pag nalaman mo na, mababalitan mo kung ano sasabihin nila sa'yo. No? Ang tunay mong kaibigan, hindi ka sisiraan. Kung tunay mo talaga silang kaibigan. Kung talagang tinuturing ka nila na tunay na kaibigan. Kasi even though outside the network marketing business, the network marketing industry, magkaibigan pa rin kayo. So doon mo malalaman. Eh. Pagka yung mga tinuturing mo doon ng mga kaibigan mo, siniraan ka na kung ano na sinabi sa'yo, eh, dinalaman mo na yung tunay na kulay nila. Diba? Kasi ako, ganun lang naman ako kasimple. Yung mga tinuturing ko noon na kaibigan ng mga crosslines ko before, ang daming hindi magagandang sinabi sa akin. Oh, nalaman ko na tama talaga na nag-decide na lang ako na umalis kasi hindi naman talaga sila tunay na kaibigan. And number 6, hindi pa nababawi yung puhunan. Oh, hindi pa nababawi yung puhunan. So ito medyo, ano na to eh, medyo madali na to. Ito yung pinakamadali sa lahat kasi palagi ko sinasabi, no, na pera lang yan. Okay? Yung iba sa inyo baka sabihin, eh, sasabi mo yan kasi marami ka ng pera eh. Hindi mo kasi naiintindihan savings namin yan. Naiintindihan ko. Okay, naiintindihan ko kasi nung nag-decide ako, sa current company ko ngayon, nung nag-decide ako na mag-start dito way back 2018, pinang-utang ko pa yung pangsali ko. Okay, pinang-utang ko pa, isipin mo yan kasi yung pinagalingan namin na company nagsara. Kumikita na ako doon ng malaki, tapos bumagsak, nagsara. Kaya pinang-utang ko pa. Diba? Kaya naiintindihan ko kung ano yung sinasabi niyo na ganyan na malaking pera. Pero ang kailangan niyo maintindihan is, kaya ako sinasabi na pera lang yan, is mababawi at mababawi mo yan. No? Ang oras hindi mo na mababawi, anong ibig kong sabihin? Pag pinatagal mo ng pinatagal yung pag-stay mo sa kasalukuyang company mo, pero hindi mo naman alam kung paano kumita. Para lang sa pera, di ba? Nagtatapon ka ng oras. Na sa halip na humanap ka na ng tamang company na makakatulong talaga sa'yo para kumita. No? Para kumita ka. At mabawi mo yung pera na yun. Diba? Nagsasayang ka lang ng oras. Pinagpapalit mo yung panghihinayang mo sa inilabas mo na puhunan sa oras mo na hindi mo na kayang ibalik. So before ako matapos, ang pinaka-importante na kailangan mo maunawaan dito ay nasa sa inyo yan. Okay? Nasa sa'yo yan. Mag-isip ka ng mabuti. Huwag ka magpadala sa emosyon mo. Pag-isipan mo ng mabuti. Kasi ito yung desisyon na posible makapagbabago talaga sa buhay mo. Eh. Pero para sa akin, kahit kailan, hindi magiging mali, okay? Palaging tama yung decision mo na maging isang ethical networker. Sabi nga, it's always the right thing to do the right thing. Palaging tamang gawin ang tamang gawin, di ba? Dapat natin ginagawa talaga kung ano yung tama kasi yun ang tama. So kung gusto mo pang maraming matutunan, lalo na yung paulit-ulit kong binabanggit na 5Ms, hanapin mo yung Walang Paweran Bootcamp sa description nitong video, yung link about doon sa online course na yun. Libreng training lang yun na pinaprovide ko sa mga network marketers. Hanapin mo yung Walang Paweran Bootcamp, i-check mo yun para malaman mo yung 5Ms na tinutukoy ko at paano ka makakahanap ng tamang company and culture na meron ng 5M. So, I hope marami kayo natutunan dito sa video na ito. Click mo yung like kung marami ka natutunan. And question of the day, ano yung pinakang tumatak sa isipan mo? Comment mo dyan sa ilalim para mabasa ko yan. And kung marami ka natutunan dito, i-share mo to sa iyong mga teammates, members, and alam mo, mga downlines, alam mo matutulungan ito. Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time.
By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Doon mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook. Or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So ayaw, parami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.